malapit sa loob ng simbahan at chichismisan. Kunwari nagsisimba, pakitang tao lang pala. Kumpisa lang, kakatanggap lang ng communion, pero paglabas ng simbahan, kung ano-ano lumalabas sa bibig. Charot. Hello and what's up mga kamisyon. So nagbabalik na naman ang inyong lingkod na si Brother Mac Jun. At araw na naman ng linggo, magkakasama na naman tayo. Araw ng Diyos, araw ng pagsimba, at araw ng pagnilay. Kaya samahan niyo ako makinilay at himay-himayin ang misteryo ng ating ebanghelyo. Ano pang inantay mo? Tara! Makinilay! Binibigyang din ni Juan Evangelista ang apat na aspeto upang makita ng mga tao ang tunay na mensahe na nais pahiwatig ni Jesus. Una ay paggalang sa mga sagradong lugar. Itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng paggalang sa mga lugar na pagsamba at pagpapanatili ng kanilang kabanalan. Lalo na sa panahon ngayon, marami sa atin ang hindi marunong magbigay importansya sa bahay dasalan natin na kahit sa loob ng simbahan at chichismisan. What? Pangalawa, ang hustisya at integridad. Dito makikita natin na kinukundi niya ang mga gawaing nananamantala sa mga mananamba at sumisira sa tunay na layunin ng templo. At madalas pa itong ginagawa ng karamihan, lalo na sa may kapangyarihan. Kunwari nagsisimba, pakitang tao lang pala. Itinuro din ng Ebanghelyo ang pangatlo, ang tunay na pagsamba. Dahil dito, binibigyang din ni Jesus ang pangangailangan para sa taos-pusong debosyon at tunay na pagsamba, malaya sa komersyalismo o kasakiman. Kaya bawal ang mapanlamang sa kapwa. Mahirap man o mayaman, pare-pareho lang tayo sa mata ng Diyos. Dahil tunay na pagsamba ay kung gaano tayo katapat sa debosyon natin. Iba kasi sa atin, kakakumpisa lang, kakatanggap lang ng communion, pero paglabas ng simbahan, kung ano-ano lumalabas sa bibig. What? At dito makikita rin natin kung paano inilahad ni Jesus ang kanyang otoridad noong sinabi niya na huwag gawing pamilihan ang templo ng aking ama. Dahil sa kaganapang ito, ang Ebanghelyo ay nagpapakita ng banal na otoridad ni Jesus at ang kanyang tungkulin bilang isa na nagdadala ng pagbabago at pagdadalisay sa espiritual na buhay ng mga mananampalataya. Tandaan po natin that Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya gayahin natin ang kanyang gawa at dapat siya lang ang source ng ating salita. Brothers and sisters, marami sa atin ang nagtataka bakit parang violent si Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon. Iyon po ay dahil sa unconditional love niya para sa atin. Dahil nakikita niya na inaapi at pinagsasamantalahan ang kahinaan ng mahirap. Because when God feels that something is not right, andyan siya to fix it for us. Kaya ito ang ginagawa niya ng mga religious people, laiko at mga kaparian, na kapag nakikita nilang may mali sa lipunan, hindi sila tatahimik hanggat may inaapi at may nananamantala. We have to fight for justice, peace, and integrity para sa ating mamamayan. Dahil ito lang ang tanging paraan na makikiisa tayo sa misyon ni Jesus at ng simbahan. Dapat tayo ang maging boses sa mga walang boses sa lipunan. Nakatulad sa Ebanghelyo, kung hindi tinaob ni Jesus ang lamesa at itinalayas ang mga nagbebenta at nananamantala sa bahay-sambahan, hindi titigil ang mga nasa kapangyarihan na samantalahan ang kahinaan ng mamamayan. Dahil tanging kay Jesus lang tayo lalaya, tanging kay Jesus lang tayo sasaya, at tanging kay Jesus lang may pag-asa. Ikaw, anong pagninilay mo? Like, share, and follow for more. God bless us all.